Magandang araw ng Miyerkules po mga bayang karerista, October 16, 2024. Magbibigay na po tayo ng tip at impormasyon para sa araw na to. Tara! So mga bayang karerista, meron pong hinandang 7 karera para sa araw po ng Miyerkules. Pakita ko lang ang lineup. Medyo may pagka mahirap ang araw ng karera ng Miyerkules po, mga classmate. Kamustahin ko muna kayo, mga classmate. Kamusta po ang pangangarera natin netong nagdaan Sabado-Linggo? Sana po, nagsitama po tayo. Kasi ho, talagang mahirap. DD1 lang. Ang bigayan po is 1,000, 2,000, 3,000. Yun po, napakaganda ng mga dividendo ng DD1. So, ngayon pong araw ng Miyerkules, ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 5 ng hapon. So, dito po sa race number 1, 3-year-old and above maiden race. 8 runners po, 1,400 meters. Ito lang po ang nag-iisang 1,400 na distansya. First choice po dito, entry number 3, American Ford. Etong si American Ford, mga bayang karerista, tumapos po ito ng tersero nung huling takbo. Ang nanalo po dun si Batang Canlaon. So maganda naman po ang pinakita na ni American Ford. Tingin ko ho, meron po siyang malaking chance ang manalo. Ang second choice ko po dito, etong entry number 2, Raining in Manila. Naabangan ko po yan, yung kabay na yan, mga bayang karerista. Parati kong nakikita, parati yung nasa unahan. Baka mapabayaan, makalimutan na meron pong isang Raining in Manila, malaki po ang panalo niyan. Naglagay po ako ng third choice. Entry number 8, Marvelous Marvin. Tingin ko, may tsamba kasi po, tumakbo po ito ng mainam yung nakaraan. May mga takbo po ito ha. Tingin ko po, may panalo po itong Marvelous Marvin. Pangalan pa lang, matulog na matulog. So dito po sa race number 1, first choice po, entry number 3, American Ford. Second choice, entry number 2, Raining in Manila. Third choice, entry number 8, Marvelous Marvin. Dito na tayo sa race number 2, rating 5 non-placer, mga hindi po natitimbang, 5 runners. First choice po, entry number 3, Abalicious. Etong si Abalicious, mga bayang karerista ha, tingin ko po, malaki po ang panalo. Nung nakaraan, medyo may kalakasan po yung laban niya. Nandoon na siya, lumalapit-lapit. Yun nga lang po, talagang mainam lang po ang mga nakakalaban niya. Second choice ko po dito, entry number 5, West Facol. Etong si West Facol, mga bayang karerista, Ryan Basi po ang papatong. Tingin ko po may panalo po ito. Third choice ko po, entry number 1, Antique Collector. Ito pong si Antique Collector, ito po ang magdadala ng bandera. Tingin ko po, malaki po ang panalo ni Antique Collector. So dito po sa race number 2, first choice po, entry number 3, Abalicious. Second choice, entry number 5, West Facol. Third choice, entry number 1, Antique Collector. So dito na tayo sa race number 3, rating 6 to 10 split. 8 runners po. First choice, napakatuling kabayo. Entry number 5, Axis Deviation. Oho, matuling kabayo po itong si Axis Deviation. Kung sakaling mapabayaan po ito sa unahan, wala pong makahabol, maaari na po niyang tapusin. Lalo na po, ang distansya is 1,200 meter race. Second choice ko po dito, entry number 3, My Diamond. So, ito pong My Diamond. Dati na po itong mainam na kabayo. May tempo po ito sa same distance na 1.14. So sa tingin ko po, malaki din po ang panalo nito na si My Diamond. Third, naglagay po ako ng third choice. Itong entry number 1 na si Golden Buzzer. Unang-una po sa lahat si Golden Buzzer. Pang distansyang maiksian po ito. Tingin ko, malaki po ang panalo. Maganda rin po ang kanyang numero. So dito po sa race number 3, first choice po, entry number 5, Axis Deviation. Second choice, entry number 3, My Diamond. Third choice, entry number 1, Golden Buzzer. Dito na tayo sa race number 4, rating 5 split placer, mga natitimbang po. May kabayo po tayo. Entry number 2, Ring a Bell.
eh wala naman kung ano yan, alam niyo na, labas na lang tayo ng labas, laban kong laban. So tingin ko po sana makachamba, nilagay ko po siyang Panigunda. First choice ko po dito, entry number 3, Aipan Juan. Matuling kabayo, magaling na kabayo, may kainaman po talaga yan. Iba po pumacing yan, si Aipan Juan. Tingin ko po, malaki po ang panalo ni Aipan Juan. Despite na marami pong lahat po itong kabayan magsisitakbo dito sa race number 4, matutuling. Tingin ko po, mapag-iiwanan dito malamang. Is yung second choice ko, yung kabayo po natin, na si Ringabel. Na sana po, makachamba si Ringabel po. So dito po sa race number 4, first choice po, entry number 3, Aipan Juan. Second choice, entry number 2, Ringabel. Dito na tayo sa race number 5, 8 runners po. 1,200 meters ang distansya, 11 to 15 split ratings. First choice po, entry number 1, Mami's Love. Ito pong si Mami's Love, mainam na kabayo. Tumapos po ito, kung di po ako magkamali, segundo or tercero. Ngayon po, ang papatong si Lablab Gilieta, tingin ko po, malaki po ang panalo. Ang second choice ko po dito, entry number 7, Grand Monarch. Mark Alvarez po ang papatong. Tingin ko po, malaki po ang panalo niya, ha? Lalo na po si Grand Monarch. Galing po ito ata sa parang bakasyon. Or kung ilang araw pong dinatakbo. Pero tingin ko po, malaki po ang panalo ni Grand Monarch. So dito po sa race number 5, first choice po, entry number 1, Mami's Love. Second choice, entry number 7, Grand Monarch. Dito na tayo sa race number 6, 16 to 21 rating split, 8 runners po. May kabayo po tayo dito, Hills Magic. Masasabi ko naman po, laban naman po yan. Sana po makachamba, nilagay ko lang po siya ng 4th choice. Kasi nahihirapan din po ako dito sa race number 6 na to. Marami pong mainam dito mga bayang karalista. First choice ko po dito, entry number 4, AP Factor. Ito pong si AP Factor, mga bayang karerista, matuling kabayo. Tingin ko ito magdadala ng marcha. Second choice ko po dito, entry number 8, Gray Factor. Ito pong si Gray Factor, mga bayang karerista. Kung mapapansin nyo po ito, may kainaman na po ito. Nakakwarto, nateterserong lumalapit, kaya lang matras kasi malakas din po ang laban. Pero tingin ko po may panalo po ito. Third choice ko po dito, entry number 6, Iris. Mga bayang karerista, ang ganda po ng tinimbangan ni Iris ng huling takbo. Tersero po itong medyo malapit. Opo, mainam po yung tinakbo ni Iris nung nakaraan, kung mapapansin nyo po. Mainam yung kinalaban na tersero po si Iris. Tingin ko po, malaki po ang panalo. Tapos ang kabayo po natin dito, si Hills Magic, tingin ko, chamba lang po. Nilagay ko lang po siya na pang-apat. Choice nyo po yan, mga bayang karerista. Labas po yan, Sales Magic. Sana makachamba po, Sales Magic. So, dito po sa race number 6, first choice po, entry number 4, AP Factor. Second choice, entry number 8, Gray Factor. Third choice, entry number 6, Iris. Fourth choice lang po ang kabayan natin na si Hills Magic. Dito na tayo sa race number 7, 11 to 15 split ang ratings nito, 1,200 meter race. 8 runners po. First choice po, entry number 6, Cash is King. Cash is King po, mga bayang karerista, ha? Baka makinabang sa maghahabulang Mr. Manilenial and Anli Burn sa unahan. So para sa akin po, Cash is King, kaya pong sumunod agad nito ng tercero or kwarto pwestong malapit. Second choice ko po dito, entry number 8, Advocacy. Mainam na kabayo. GMS Torque po ang papatong. Tingin ko po, malaki po ang panalo. Naglagay po ako ng third choice. Entry number 3, Etnad. Kung mapapansin niyo po yung pagkakapanalo po ni Etnad nung nakaraan, napakainam po, rumekta lang yung kabayo. Napakagaling na kabayo po ni Etnad. So, pag-aari po nung bagong horse owner po, Mr. Carlo Magno Battaglia. So, congrats po. Nakakamaraming panalo na po siya. So, dito po sa race number 7, first choice po, entry number 5, Cash is King. Second choice po, entry number 8, Advocacy. Third choice po, entry number 2, Etnad. So, mga bayang karerista, sana po, nagsitama tayo. Ulitin ko lang, ha.
last week po, dalawang panalo ang nagawa po natin at isang kabayo po natin, si Doña Chichay, talaga pong talo. O nakakayaman, tatanggapin na natin, hindi na siya ganun kagaling. Maring condition niya, bumababa na. Pero ngayon po, ina-ensayo, takbo, ensayo, maganda po mga naging ensayo. Kaya lang, pababa na po talaga yung kanyang condition. Nawala na po siya sa peak. Pababa na po siya. Pero at least, may nanalo po tayong dalawang kabayo na talaga nakakabigla. Bonnie Avenue, Banderang Tapos. And then, Great Connection. Parang nagtrangko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari doon sa kabayo. Sabi ko nga sa trainer ko, congrats po. Na pinalabas niyo na naman yung buti ni Great Connection. Sabi niya, talagang swerte lang yung pagkakapanalo. Sabi ko, swerte. 1:14 po ang tinapos ni Great Connection. Which is, hindi ko po inaasahan na ganun po kagaling si Great Connection. So mga bayang karerista ha, re-recap ko lang po ang tip natin. Ngayon pong araw na to, dalawang kabayo po ang tatakbo natin. Yan po yan si Ringabel, na tingin ko race number 4, entry number 2, tingin ko may tsamba naman. Sana ho makapanalo po tayo ulit. And then race number 6, entry number 5, Hills Magic, tingin ko makatsamba po sana. Tsamban-tsamba. Sana po matsambahan niya po ito. Ito mga kabayang magsisitakbo dito. So mga bayang karerista, sa shoutout lang po tayo. Shoutout lang po natin to yung mga batang Pepoy's Grill na sina Alvin Reyes, Onald, Butch, Nina, Rolly, Not. Ito po yung sa tapat ng Santa Elena OTB. Diyan po pala yan sa may Marikina. Malayo po yan. So shoutout po sa inyo. So mga bayang karerista ha, always na sinasabi ko, kakasahod lang po natin. Araw po ng 16 lang po ngayon. So, antaya po natin. Bet small, win big. Bet big, ang consequence po is lose big. And then po, dala po tayo ng payong at saka tubig na maiinom. Nag-uulan po ngayon sa hapon. Medyo may kalakasan po. So mga bayang karerista, happy racing po and stay safe po sa inyong lahat.